Pinabibilis natin ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng banal na pamumuhay, December 11. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos? 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 11 at 12. Maraming nagsasabi naghihintay daw sa nalalapit ng pagdating ni Kristo ang nagiging kaayo ng sanlibutang ito, at mas masigasig na pinagsisikapang matamo ang papuri ng mga nakapalibot sa kanila kaysa pag-aproba ng Diyos. Marami sa mga nagsasabing Kristiyanong ito ay nagdadamit, nagsasalita at kumikilos na kagaya ng sanlibutan. At ang tanging ang pagsasabi nila ang magpapakilala sa kanila bilang Kristiyano. Bagaman sinasabi nila naghihintay sila kay Kristo, ang kanilang pakipag-usap ay hindi palangit, kundi sa makamundong bagay. Ano ngang uri ng pagkatao dapat sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Sila mga nagsasabing hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. 2 Pedro, Kabanata 3, Talata 11 at 12. Mahirap ang daang patungong langit. Nagkalat sa daan ang mga dawag at mga tinik, pero pwede tayong lumakad sa landas nito ng may kasiyahan. Nalalamang si Jesus, na hari ng kalwalhatian, ay dumaan na rin dito bago pa tayo. Magagalak tayo na pwede tayo makasunod sa kanyang mga hakbang at maging mga kabahagi ng kanyang pagdurusa, upang maging kabahagi rin naman tayo sa wakas ng kanyang kalwalhatian. Ano kaya kung buntunan ako ng panlalait, maging ng mga nagsasabi naghihintay sa Panginoon? Magrereklamo ba ako, samantalang tiniis ni Jesus ang mga paghamak at panunuya ng sarili niyang bayan? Hindi, hindi ako magrereklamo. Sa halip, ay magagalak ako at matutuwang maigi, itinuring na akong karapat dapat magdusa alang-alang kay Kristo, na ang gantimpala ko ay nasa langit. Magkaroon lang ako ng pamana sa kalwalhatian at iyan ay sapat na. Magsikap tayo maging mga Kristiyano, kagaya ni Kristo, sa buong kahulugan ng salitang ito, at ipangaral ng ating pananamit, pakikipag-usap at pagkilos na nahubog sa loob natin si Kristo, ang pag-asa ng kalwalhatian, at hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ni Jesus. Ang aking mga hilig, interes, kayamanan, ang lahat ay nasa maningning na sanlibutang darating. Sabik na ako makita ang hari sa kanyang kagandahan. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatanggap ng ating pamana.